Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si John Soriao at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Wala naman akong masasabi na hindi naman masasabi ng abogado ko kung hindi may apologies sa nangyari. May apologies sa Mr. Florelde at kanyang pamilya. Driver ng sports utility vehicle na nanagasa sa security guard sa Mandaluyong City, sumuko sa PNP. So dito po sa atin meron ngayon, hindi pa ho natin na-verify lahat ng detalye ng ating mga detections because the results just came out. Kaso ng mga COVID-19 subvariants sa Pilipinas nadagdagan pa. We don't want to restrict mobility because mobility is what gives us economic activity. And we just have to remain vigilant to ensure that the hospital capacity remains extremely low. No? Business group hindi sang-ayon sa rekomendasyon ng Okta Research na huwag munang ituloy ang on-site work scheme dahil sa tumataas na COVID-19 cases. Magandang hapon, tayo po ay sa bayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita, sumuko kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang driver ng sports utility vehicle na nanagasa ng security guard sa Mandaluyong City noong June 5. Kasama ng suspect na nagtungo sa Campo Crame, ang mga magulang at abogado nito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Wala naman akong masasabi na hindi naman masasabi ng abogado ko kung hindi may apologies sa nangyari. May apologies sa Mr. Florelde at kanyang pamilya. Makaraan ang mahigit isang linggong hindi pagpapakita sa mga pulis matapos ang insidente ng hit and run. Kusang sumuko sa Philippine National Police si Jose Antonio San Vicente. Siya ang driver at registered owner ng sports utility vehicle na sumagasa sa security guard na si Christian Joseph Floralde sa Mandaluyong City noong June 5. Kasama niyang isinurrender ang sasakyang involved sa insidente. Ayon kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., inilapit sa kanya ng isang kakilala ang pagsuko ni San Vicente. Kasi naglabas na si General Danao ng Insa News, natakot na talaga ako. Then I said, gawin na natin. We have to go to General Danao already. At dyan na kami mag-surrender, magpakita. Ayon sa abogado ni San Vicente, nataranta na ang kanyang kliyente at natakot kaya't hindi nagawang huminto matapos na mabangga ang security guard. Nagkataon lang, natakot siya, nagpanik siya. Kami naman, ang sinabi ko sa pamilya, kay Joel at saka ang asawa niya, we do not condone the incident as reported on the viral media. Kailangan magpakita si Anton ng personal para mapahayag niya ang totoong nangyari. At saka mag-extend ng apology sa publiko. Idinepensa naman ang tatay ng suspect ang matagal nilang paglutang sa pulisya. Hindi na ako capable mag-isip na maayos eh. Hindi po ba natural lang sa unang may ganyang kagrabing insidente, abogado na tatawagin mo kasi hindi na clear yung mind ko kasi anak ko eh. So every time mag-move na ako, nagtatanong na ako sa abogado kasi natataranta na ako. Hindi na nga kami makakain, ang takot ko. Pag hindi na kami
capable mag-isip, paano pa? Kasi hindi kami makakain, hindi kami makatulog. Kaya we need yung abogado. Yun po ang dahilan nun. Tumanggi naman ang mga itong magbigay ng dagdag na detalye at sa halip ay sinabing sasagutin na lamang ang kaso na kasampa laban sa kanyang anak sa korte. Ayon kay PNP OIC Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., matapos ang ginawang paglutang ng suspect, ipinauubaya na anila nila sa korte ang paggulong ng kaso laban dito. We consider this case solved, no? Considering that we already filed the case and yun pong ating person of interest or the suspect voluntarily gave up to clear matters at hand. So we are now leaving to the prosecution's office, to the courts, on the proper venue, okay, to answer the matters at hand. So sila na po ang bahala dyan. And we do not want to further comment because it might prejudice the results of the matter at hand sa court. Matapos ang pagharap sa PNP, malayang nakalabas ng Campo Crame at nakauwi si San Vicente. Nangako naman ang pamilya ng suspect na sasagutin lahat ng gastusin ng biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At kaugnay po ng balita na yan, makakausap po natin muli ang biktimang si Christian Joseph Loralde. Christian, una, ano ang reaksyon mo sa pagsuko ni Jose Antonio San Vicente? Sir, maganda hapon po, sir. Sir, masasabi ko lang po, masaya po na lumutang na siya, na nagpakita na siya sa publiko. At para masabi na rin po yung mga side niya po, para mapakinggan po natin yung side niya. Napakinggan mo naman, Christian, napakinggan mo naman yung mga sinabi niya. Bukas ka ba sa pagtanggap ng tulong mula sa pamilya? Hindi po, sir. Hindi po. Mm-hmm. So ano ang inaasahan mo ngayon? Yung ito niya yung kaso, sir, na nakasampa po sa kanya sa korte po. So ibig sabihin talagang itutuloy mo itong pagkasampa ng kaso, dire-diretso ito hanggang sa makuha mo yung hustisya, ganun ba 'yon, Christian? Opo, sir, hanggang sa tuloy-tuloy ito, sir. Kahit na ito medyo mahaba ito, hindi naman ganyan kabilis yan na re-resolve, di ba, Christian? Alam mo naman sa pag-andar ng proseso ng hustisya sa ating bansa. Opo. Ano ang masabi mo, Christian, dito sa naging proseso rin ng PNP? Sa masabi ba natin itong medyo tumagal o talagang pinaandar lang itong hustisya o proseso ng batas? Ginawa naman noon nila yung lahat ng makakaya po nila. Ang mga kapulisan po natin na nagpapasalamat po ko sa lahat po. Kaya General Danao, kaya Colonel Uno, sa lahat ng kapulisan po na ginawa nila o lahat ng mga kaya nila para maano po yung kaso po. Christian, sabi ni nung suspect ay humingi siya ng tawad sa publiko, humingi siya ng tawad sa iyo. Kumbinsido ka ba doon sa mga sinasabi niya at anong pangtanggap mo dito? Sa akin, tanggap ko naman po yung paghingi niya ng tawad. At least kahit pa paano, buhay pa rin lang ngayon. Pero kailangan pa rin niya po harapin yung kaso na nakasampan sa kanya po sa korte po. Bukas ka ba, Christian, halimbawa, nais nilang makipag-usap ng personal sa iyo, yayamang lumantad na sila, di ba? Bukas ka ba sa ganung punto? Doon na lang po. Pwede naman po. Doon na lang po mag-usap po. Kahit na re-request nila ito ng sa maayos na usapan, may mamamagitan halimbawa ng kapwa-abogado ninyo, Christian? Hindi pa ako makakasagot sa ganyang ano, sir. Pasensya na po kayo, sir. Pero sa tingin... itong nararamdaman mo ngayon, sabi mo nga, nung huli tayong mag-usap, Christian, handa ka magpatawad, umpisa na ba ito ng kumbaga, pagtuloy-tuloy mo sa normal na buhay? Opo nga po, at least kahit pa paano, lumutang na siya na
nagpakita na siya, nagpabigyan na siya. At nakaanda naman siya na harapin yung mga kaso na nakasampa sa kanya. At least kahit pa paano gusto ko na rin mga balik sa dati. Gusto ko na magtrabaho. Parang normal na lang, sir. Paano mo nalaman, Christian, na siya ay sumuko na? Napanood mo ba ito sa Police at Your Service? O may nagtimbre na kagad sa'yo na miyembro ng PNP o si mismong si Lieutenant General Danao, Vicente Danao Jr. na nagsabi sa'yo, kumontak sa'yo? Ah, yung kapatid ko po, panood daw niya sa TV. Mm-hmm. Ano kagad ang ginawa mong aksyon? Ano kagad ginawa mo? Pakikwento mo naman sa amin, Christian. Anong nararamdaman mo ng time na yon na habang pinanonood mo siya, pinakikinggan mo yung kanyang mga dahilan at kanyang mga paghingi ng tawad sa'yo? Siyempre, yun nga, pinalimahan din niya yung side niya. Wala na gusto na nga pangyayari. Aksidente yung nangyari. Mm-hmm. So tanggap mo yung pagkabalisa niya nung time na yun na kaya hindi na bumaba, hindi ka na natulungan dahil nataranta na, ibig sabihin, yung suspect? Sa akin po kasi, importante po sa akin, nabuhay ako. Mm-hmm. Yun ang pumayon sa akin, sir. Mm-hmm. Yung kaso po, natuloy pa rin po, yung harapin pa rin po niya. Oh, sige. Maraming salamat, Christian Joseph Larade, sa pagbibigay mo muli sa amin ng iyong oras sa programang ito. Apo, sir. Maraming salamat din po, sir. Muling inendorso ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Mayor Sara Duterte Carpio si House Majority Leader Martin Romualdez bilang susunod na House Speaker. Binati ng dalawa si Romualdez sa kanyang pagkapanalo sa nakaraang eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Our Honorable Majority Floor Leader and soon to be Speaker of the House of Representatives, Ferdinand Martin Romualdez. Ito ang naging bungad na pananalita ni Vice President-elect Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa oath-taking ni House Majority Leader Martin Romualdez sa Tacloban City bilang re-elected Leyte 1st District Congressman. Personal na pumunta si Mayor Inday Sara sa oath-taking ni Romualdez upang pasalamatan ng kongresista sa naging tulong niya sa kanilang kampanya noong eleksyon. So I am truly, truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me, and I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat, mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. Sa kanya namang video message, ipinakilala rin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Romualdez bilang susunod na House Speaker. Humingi ng tulong si Marcos Jr. sa mga opisyal sa mga hamon na kinakaharap ng bansa. The Honorable Ferdinand Martin Gomez Romualdez, who is taking his oath as Congressman of the 1st District and is the incoming Speaker of the House of Representatives. I look forward to working with you all very, very closely, as I say to all of our number is that the problems that we are facing now and post-pandemic are going to be serious challenges. And that is why I ask all of you for your help in making the country better and making the lives of our people better. Nagpahayag naman ng kahandaan na tumulong si Romualdez sa incoming administration. I have been fortunate to have seen up close the dynamics between the President-elect Bongbong Marcos and the Vice President-elect Inday Sara Duterte. Their relationship is one of mutual respect and one guided by the duty to serve the Filipino. This energetic tandem, I am sure, will work hand in hand to help improve the living conditions of our people. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Inaprobahan ng COMELEC Unbank ang nominasyon ni dating Commissioner Rowen Aguanzon sa komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities o P3PWD party list. Si Aguanzon ang bagong first nominee ng P3PWD party list na isinumite kahapon sa COMELEC Legal Department. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Director John Rex Laudianco, hihintayin na lamang ang ilalabas na resolusyon ng COMELEC Unbank hinggil dito. Hiningan ng UNTV News ang reaksyon dito si Aguanzon, subalit wala pa itong tugon. Magkakaroon ng malaking epekto sa pandaigdig ang daloy ng kalakaran ang anumang pag-atake ng militar ng China sa Taiwan. Ayon sa Chief Trade Negotiator ng Taipei, masigit ito sa resulta ng digmaan sa Ukraine. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. Apektado ng malaki ang pandaigdigang supply ng semiconductor chips kung magkakaroon ng anumang pag-atake ang China sa Taiwan. Ito ang ipinahayag ni Chief Trade Negotiator John Beng sa World Trade Organization meeting kamakailan. Tumaas ang presyo ng mga bilihin dulot ng pagsalaki ng Russia sa Ukraine. Nagkaroon din ng food export ban na posibleng humantong sa global food crisis dahil dito. Ngunit ayon sa Chief Trade Negotiator, mas matindi ang pinsala kung aatake ang China sa Taiwan. Umaasa ang buong mundo sa Taiwan na nangunguna sa pandaigdigang merkado ng produksyon ng mga advanced chips na ginagamit sa mga dekuryenteng sasakyan at mobile phones. Umabot ng $118 billion o 6.3 trillion pesos ang halaga ng export chips ng Taiwan noong nakaraang taon. Wala pang naiulat na senyales ang gobyerno ng Taipei ukol sa napipintong pag-atake ng China, ngunit nagtaas ito ng alert level simula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ng mga leader ng 7 NATO nations ang pagkakaloob ng dagdag na heavy weapons sa Ukraine. Gayun din ang suporta nito sa bid ng Sweden at Finland para lumahok sa alliance. Ginawa ang pangako ng suporta matapos ang isang informal gathering sa official residence ni Dutch Prime Minister Mark Rutte sa The Hague kasama ang kanyang Danish counterpart na si Met Frederiksen. Kabilang din sa mga dumalo ang presidente ng Romania at prime ministers ng Belgium, Poland, Portugal at Latvia. Ipinahayag naman ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng Sweden at Finland. Dagdag pa nito, makapagtitibay ito sa dalawang bansa at gayon din sa NATO. Nasa 25,000 tao ang inaasahan dadalo sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City sa Linggo. Ayon naman sa Police Regional Office 11, all set na ang security forces na magbabantay sa seguridad ng seremonya. Ito ang balita ni Lucille Lloren, live. Lucille, gaano karami security personnel ba ang idedestino para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio sa June 19? Monica, nasa 3,700 security forces ang ipapakalat sa buong Davao City sa araw ng inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio sa araw ng Linggo. Karamihan sa mga ito ay ipepuesto sa San Pedro Square na siyang magiging venue kung saan nasa 25,000 tao nga ang inaasahang dadalo. We presented before the national headquarters the task group site Davao security plan, and it was already approved. All we had to do is to implement it, and by 17th of this month we're going to have a send-off ceremony here in Davao City Police Office at around 3 o'clock. Go na kami, ma'am. Monica, nagpaalala naman ang Public Safety and Security Command Center of PSSCC sa mga bawal dalhin sa venue. Kabilang na dito ang backpacks, matutulis na bagay, colored water bottles at payong. Bawal din ang pagpapalipad ng drone.
Papayagan naman ang mga food vendor na magtinda sa mga designated area. 4 na major roads malapit sa venue ang isasara sa mga motorista mula June 16 ng alas 9 ng gabi hanggang June 20 ng madaling araw. Nauna nang humingi ng paumanhin si VP Elec Sara sa mabigat na traffic na idudulot ng seremonya. Bukas inaasahang maglalabas ang PSSCC ng detalye sa magiging rerouting ng mga sasakyan. Upang masiguro namang walang lalabag sa ipatutupad na gun ban ng Philippine National Police sa Davao Region mula June 16 hanggang June 21, masihigpitan nito ang pagbabantay sa border checkpoints. Ang paghihigpit ay kasunod na rin ng nangyaring pambobomba sa mga karatig lugar sa Mindanao at dahil sa inaasahang pagdating ng mga VIP gaya ni Pangulong Rodrigo Duterte at President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang former presidents at vice presidents na inimbitahan. Sa kasalukuyan, wala namang natatanggap na banta ang pulisya sa magiging inaugurasyon ni VP-elect Inday Sara. Monica, mag-uumpisa ang event sa isang misa alas 3 ng hapon. 4:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. naman ang formal na inaugural ceremony. Manunupa si VP Elec Sara bilang 15th vice-presidente ng bansa kay Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando na anyay dati niyang profesor at matagal ng kaibigan. Susundan ito ng inaugural address ni Inday Sara. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, magkakaroon ng concert na may titulong musikahan pasasalamat kung saan inaasahang mag-perform ang mga sikat na personalidad. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. The seal sa inaugurasyon ni President-elect Marcos ay hindi papayagang makalapit ang mga rallyista na, well, ika nga nila ay anti-Marcos. Pero dito sa inaugurasyon ni Vice President-elect Duterte, papayagan ba ang mga rallyista makalapit? Yes, Monica, ayon sa Davao City Police Office, ay papayagan ang mga nais magprotesta na magprotesta. Pero ito ay papayagan lamang sa People's Park na malayo-layo sa mismong venue upang hindi ito makaapekto sa mga motorista. Monica. Maraming salamat, Lucille Loren, live na nag-uulat mula sa Davao City. Magpapatupad ng gun ban ng Philippine National Police sa Davao at Metro Manila kaugnay sa inaugurasyon nina President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ayon kay PNP Directorate for Operations Director Police Major General Val De Leon, bahagi ito ng seguridad na ipatutupad nila para sa panunumpa ng dalawang mataas na leader ng bansa. Ito ang balita ni Lea Ilatan. I communicated to Officer in Charge, Lieutenant General Vicente Danao, who immediately approved yung kanyang swift action, inaprubahan na po niya yung gun ban, suspension of PTC-4. Sinuspinde ng Philippine National Police ang permit to carry firearms outside of residence ng mga gun owners sa Davao Region at National Capital Region. Ayon kay PNP Directorate for Operations Director, Police Major General Val De Leon, mag-uumpisa ang gun ban sa Davao bukas, June 16 ng hating gabi hanggang June 21 ng hating gabi, habang June 27 naman hanggang July 2 ng hating gabi sa Metro Manila. We will make an initial advisories para yung may mga permit to carry, even if you come from Region 3, at pag pumasok ka ng kamay nilaan ay ipinagbabawal yan. So, to the question of random checkpoints, yes, if you happen to be a suspicious individual roaming around the vicinity, you will be subjected to inspection. Pero yung ating regular checkpoints will also be in place. Posible din aniya maglagay ng signal jammer 5 oras bago ang pagsisimula ng programa kung kinakailangan. Magpapatupad din aniya ng no-fly zone at no-sale zone sa Maynila at Davao sa araw ng panunumpa ng dalawang mataas na leader ng bansa. Kino-coordinate natin ito sa proper agencies, sa CAAP, pati yung drone, no? At sa aming pakikipagpanayam dito sa finishing touches preparations natin, siguro meron lang mga i-allow. Alam naman natin na ang drone ngayon ay ginagamit to cover particular events. So siguro kailangan na kumuha sila ng kaukulang permiso.
Bagamat wala pa ani ang kumukuha ng permit sa LGU para sa mga magsasagawa ng kilos protesta, may namomonitor naman aniya ang PNP na mga pagkilos mula sa mga militanteng grupo. We have no problem on that, no? Dahil meron namang mga kababayan na gustong i-air yung kanilang mga hinaing or issues. But what we are worried about is yung mahaluan ito ng mga left-leaning groups. Nilinaw pa ni De Leon na dapat gawin ang protesta sa mga Freedom Park dahil hindi nila papayagang makaapekto ang mga ito sa mga motorista. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagmay-ari siya o naging bahagi ng isang manpower agency. Ginawa nito ang paglilinaw kasunod ng pangamba ng isang labor leader kaugnay sa posibleng conflict of interest pag upo nito sa pwesto. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Wala po akong manpower agency. At yung pong Asia Pro, ang natatandaan ko ay Asia Pro Cooperative, supposedly. At akin hong sa akin pagkakatanda na akin pong vitality, naging kliyente po yan ng law office, no? Ng panahon na 2006 hanggang 2013. Pinabulaana ni incoming Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma ang paratang laban sa kanya na nagmamay-ari siya o naging bahagi umano ng isang malaking manpower agency sa bansa. Ito ang naging reaksyon ng incoming Marcos cabinet member nang tanungin kung may katotohanan ba sa inihayag ni Labor Leader Attorney Luke Espirito. Ayon sa panayam ng Politiscoop sa labor lawyer, nababahala siya dahil ang susunod na magiging kalihim ng kagawaran ng paggawa at empleyo ay may negosyo umanong manpower agency. Dito ako nag-aalala kay in-appoint na incoming Labor Secretary Laguesma. Kasi si incoming Labor Secretary Laguesma, yan ang negosyo niyan ay manpower agency. Asia Pro siya, prior to his appointment, ang kanyang pangalan ay nasa website mismo ng Asia Pro. Asia Pro is the biggest manpower agency in the Philippines. Maraming mga kontrata yan sa mga iba't ibang mga workplaces, mga principals. Subalit ayon kay Attorney Laguesma, naging kliyente ng law office nila ang Asia Pro Cooperative, isang manpower cooperative taong 2006 hanggang 2013. Subalit ngayon, wala na itong ugnayan sa kanila. Hindi naman ko dapat siguro din sabihin na ako ay pro-business, pro-worker. Kaya ako po ay pro-Philippines. Kasi po ang worker at saka ang employer ay dapat po nakasama sa pinaglilingkuran ng Department of Labor and Employment. Samantala, binigyang diin naman ni Attorney Laguesma na tututukan ng kanyang pangasiwa sa Labor Department ang pag-abuso sa contractual employment. Bubusisiin din ito at pag-aaralan ang sistemang ipinatutupad ng mga employer kaugnay ng usapin. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan pang diplomats ang nakipagpulong kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Inihayag ng Norwegian envoy na maaari silang mamuhunan sa renewable energy sa Pilipinas. Samantalang handa naman ang European Union na palakasin ang ugnayan sa bansa ukol sa kalakalan at maritime security. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. More companies and more investments will come in the coming years. Offshore wind, floating solar, and also hydro. Kabilang ang pamumuhunan sa Pilipinas ang tinalakay ni na President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Norwegian Ambassador Jorn Jensen. Ayon sa Norway envoy, maaaring makapagbigay ng libu-libong trabaho ang kanilang kumpanya sa Pilipinas sa sektor ng renewable energy. Ngunit kailangan munang mapayagan ang mga dayuhan na magmay-ari ng mayorya sa kumpanya sa ating bansa. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, ang mga dayuhan ay maaari lamang magmay-ari ng 40% sa kumpanya at ang natitirang 60% ay pagmamay-ari dapat ng isang Pilipino. The World Bank talks about
up to 50,000 jobs, good paying jobs for Filipinos if you are successful in developing this new sector. That will require some adjustments and policies on the Filipino side. Nag-courtesy call rin kay Marcos Jr. si Finnish Ambassador Jua Marcos Pico. Ukol sa edukasyon, karapatang pantao at ekonomiya ang tinalakay ng dalawa. Ayon pa sa envoy, handa ang European Union na palakasin ang kooperasyon sa Pilipinas. Finland is a member of the European Union and we would be interested in increasingly working with the region and the Philippines on trade, sustainable development, ocean governance, human security, cyber security, maritime security. Nakipagpulong rin sa incoming president si Hungarian Ambassador Titanilla Tote. Sentro naman sa kanilang pagpupulong ang tungkol sa water technology, agrikultura at edukasyon. Hiwalay rin na nag-courtesy visits ang ambassadors ng Romania at South Africa kay Marcos Jr. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakabinbin ngayon ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Wala pang impormasyon kung kailan ito itutuloy. Pero paglilinaw ni Justice Secretary Minardo Guevara, hindi naman si Presidente Duterte lang ang pinakapunterya ng ICC dito. Samantala, inihag naman ng kalihim na ang War on Drugs ang pinakamahirap na kasong nahawakan niya sa panulungkulan sa DOJ. Ito ang balita ni Dante Ambento. We already argued na domestic mechanisms are working. So ang ginawa naman ng ICC ay humingi ng proof ng na merong ginagawa ng Philippine government about it. Iginiit ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC na gumagana ang ating justice system kaya hindi ito dapat manghimasok sa kaso ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, nakabinbin pa ang formal na investigasyon ng ICC sa sinasabing crime against humanity sa bansa, bunsod ng mga napatay sa illegal drugs operations. Nagsumite kasi ang ilang ahensya ng pamahalaan kasama na ang Department of Justice, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Office of the Prosecutor General na mga datos at impormasyon sa ICC na nagpapatunay na talagang malaki ang problema sa illegal na droga sa bansa. Establish muna nila kung talagang merong crime against humanity na may tinarget, na population ang Philippine government. Yun muna kailangan. Pero paglilinaw ni Guevara, kapag itinuloy pa rin ng ICC ang investigasyon, hindi nangangahulugan na si Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang target nito. The ICC prosecutor is in the process of evaluating whether it's sufficient. Kaya kung tingin niya hindi sufficient, then baka ituloy niya yung proseso. Pero hindi naman naka-zero in kay Presidente yun eh. Hindi naman Presidente mismo ang tinatarget ng ICC. It's really yung alleged crime against humanity, no? Yes. Manifested in the campaign against illegal drugs. Samantala, kampante si Secretary Guevara na tagumpay ang kampanya ng Duterte administration laban sa illegal na droga sa kabila ng maraming batikos laban dito. Isang katunayan nito ay ang pananaw ng nakararaming Pilipino na mas ligtas na ang kanilang pakiramdam ngayon. Gayunman, aminado ang kalihim na ang mga kasong may kinalaman sa war on drugs ang pinakamahirap o sensitibong kaso na nahawakan ng DOJ sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ang pinaka-sensitive, I think, is the fight against illegal drugs, no? Where, kumbaga, the DOJ had to take important steps to make accountable yung mga law enforcement agents who were directly instructed by the president to go all out against illegal drugs, no? So, palagi ko, yan ang pinaka-significant na point of stress between myself as SOJ and the president. In fairness to him, I think he understood it and he never called my attention. He never told me, Secretary Guevara, please go slow dyan sa pag-imbestiga mo ng mga police officers. Sa huli, naniniwala ang DOJ na dapat ituloy pa rin ang susunod na administrasyon ang kampanya laban sa illegal drugs.
Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niluwagan na ang ilan pang umiiral na COVID-19 travel restrictions sa Canada. Ito ay matapos manawagan ng ilang sektor sa Canadian government na tugunan ang matinding delays at wait times sa mga paliparan. Ito ang balita ni Jeffrey Cos. Mayroong mga pagbabago sa COVID-19 travel restrictions na ipinatutupad ang federal government ng Canada. Ilan sa mga ito ang pagpapahintulot sa mga biyahero na makapag-board sa airplane, train o cruise ship nang hindi na kinakailangan ng vaccination requirements simula ngayong June 20. Hindi na rin kailangan ng mga empleyado sa federal regulated sector ang vaccine requirements. Wala namang pagbabago sa mga babiyahe papasok ng Canada. Hihingin pa rin sa kanila ang lahat ng entry requirements gaya ng vaccination record at ang pag-fill up ng arrive card. Mandated pa rin ang pagsusot ng mask sa mga biyahero sa eroplano, tren at cruise ship, lalo sa mga restricted space gaya ng onboarding. Kailangan din namang sumunod sa patakaran na ipinatutupad ng ibang bansa sa mga nais bumiyahe, lalo pat kung kakailanganin ang proof of vaccination gaya ng mga papasok sa Amerika. Patuloy pa rin naman ang gobyerno ng Canada sa pag-aaral, pagsusuri at pagsasaayos sa travel updates batay sa public health advice. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Muling nakapagtala ang Department of Health ng mga bagong kaso ng Omicron sublineages sa Pilipinas. Nilinaw naman ng DOH na bagaman may mga bagong natuklas ang variant sa bansa, hindi naman ito nakaka-apekto na malaki sa bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Ito ang balita ni Aiko Miguel. So dito po sa atin meron ngayon, hindi pa ho natin na-verify lahat ng detalye ng ating mga detections because the results just came out. Batay sa huling genome sequencing noong June 13, 30 ang nagpositibo dito sa Omicron variants. 6 rito ang BA.5 at 10 naman ang BA.2.12.1 Omicron subvariants. Sa 5 bagong kaso ng BA.5, 2 ay mula sa Metro Manila, isa sa Cagayan Valley, isa sa Western Visayas at isang mula sa Northern Mindanao. 4 sa kanila ay fully vaccinated. Isa na lang din ang kasalukuyang sumasailalim sa home isolation. Sa 10 bagong kaso naman ng BA.2.12.1, 4 dito ay mula sa Metro Manila, 2 sa Calabarzon, 1 mula sa Cagayan Valley, Bicol Region at Western Visayas. Iniimbestigahan pa lahat ng travel history ng mga bagong kaso ng Omicron subvariants. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, may ibang factor na nakaaapekto sa bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases, particular na sa National Capital Region. Muli po, nais linawi ng Department of Health na hindi po directly related ang mga bahagyang pagtaas ng kaso sa pagpasok nitong bagong variant. Ipinaliwanag din naman ng DOH na hindi pa maaaring ilagay sa Alert Level 2 ang NCR kahit na may bahagyang pagtaas ng kaso nitong nakalipas na 2 linggo. Ayon kay Undersecretary Vergere, nananatiling nasa low-risk classification ang Pilipinas. May batayan din ang mga eksperto upang magpasya kung kailangang iakyat sa Alert Level 2 ang isang lugar sa bansa. From Alert Level 1 to Alert Level 2, kailangan po maging moderate risk case classification. Ibig sabihin yung kanyang average daily attack rate, kailangan maging 6 or more. At saka yung kanyang 2-week growth rate or yung 1-week growth rate, tuloy-tuloy po na tumataas. No? So that's one. Kapag tumaas na by 50% or more ang utilization nila sa kanilang mga beds, no, for COVID. So sa ngayon, we are not seeing that. And actually, based from our analysis, ayon sa DOH, para masabing kailangang maghigpit ng alert level system sa bansa, dapat maging 6,600 COVID-19 cases per day sa loob ng 2 linggo ang maitala, 818 cases naman per day sa Metro Manila. Ngunit sa ngayon, nasa 270 COVID-19 cases per day pa rin ang naitatala naman sa buong bansa. 170 cases per day pa rin naman sa NCR.
Malayo pa ito sa metrics ng mga eksperto para masabing kailangan ng iakyat sa Alert Level 2 at higpitan ang umiiral na protocols. Binigyang diin ng DOH, bagyang tumaas man ang kaso sa 12 rehiyon sa NCR, hindi ganon kabilis ang hawaan. Ang mga ospital hindi puno ng COVID-19 cases. Ngunit hinihikayat ng DOH ang mga nakatanggap na ng primary series na magpa-booster na dahil sa banta ng mga bagong Omicron subvariants. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng banta ng Department of Interior and Local Government, naninindigan si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagpapatupad ng optional na pagsusuot ng face mask, lalo't isang ganap na ordinansa na ito sa probinsya. Pinagtanggol naman ni Garcia si Police Colonel Engelbert Soriano na tinanggal bilang Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, ano ang reaksyon ng gobernadora sa mga pahayag ng DILG at DOH na kumukontra sa kanyang kautusan? Monica, ayon kay Governor Garcia, prerogative ng DILG sakaling ituloy nito ang planong pagsampa ng kaso laban sa kanya, at nilinaw din ng gobernadora na ang bagong ordinansa ng lalawigan ay hindi totally pag-scrap ng pagsusuot ng mask, kundi ito'y optional kung nasa espasyo na may maayos na bentilasyon. Monica, ipatutupad ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang ordinansang inaprubahan ng Konseho kaugnay sa optional na pagsusuot ng face mask sa outdoor settings at open spaces. My executive order rationalizes, puts some sense and logic, and puts some sense of honesty and truth in the midst of all this hypocrisy. That's beyond my power now. That's an ordinance already. I am tasked to see to it that that ordinance will be implemented. Because as chief executive, I execute all laws, including ordinances of the province within the territorial jurisdiction of the province of Cebu. Ayon kay Garcia, isinasaayos lamang niya ang katotohanang marami na ang hindi gumagamit ng mask, lalo na sa labas ng bahay. Dagdag pa ng gobernador prerogative o karapatan ni DILG Secretary Anyo kung itutuloy nito ang planong pagsampa ng kaso laban sa kanya. What charges should I face? But however, if Secretary Anyo really intends to file a case against me, then that is his prerogative. It will be his legacy that he will leave behind long after he has ended his tenure as Secretary of Justice, which should happen in about 15 days' time. Oh, that's right. He'll no longer be Secretary of DILG in 15 days' time. But if he files the case, it stays. So that will be his legacy. Samantala, ipinagtanggol naman ni Garcia si Police Colonel Engelbert Soriano na tinanggal bilang Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office. Ayon sa gobernador, walang sapat na basihan ng Philippine National Police na tanggalin sa pwesto si Soriano. Wala rin aniyang paglabag o krimen na nagawa ito maliban sa paninindigan sa pagpapatupad sa inisyu niyang executive order. Ngunit Monica, nilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na kaya't inalis sa Cebu Police Provincial Office si Colonel Engelbert Soriano dahil mahigit isang taon na itong nanunungkulan bilang Provincial Director. May mga umiiral po tayong policy na ang maximum tenure po ng mga provincial director, city director at pati po yung mga chief of police po ng National Capital Region Police Office ay hanggang maximum of 1 year. On the case po ni Police Colonel Engelbert Soriano, he served as the provincial director po ng Cebu PPO for more than 1 year now.
Nanindigan din ito na mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask kahit sa labas o outdoor areas. Ayon kay Police Colonel Fajardo, bagamat nirerespeto nila ang karapatan at kapangyarihan ng mga chief executive sa paglalabas ng mga ordinansa sa kanilang nasasakupan, susundin pa rin nila ang mandato ng national government ukol sa mask wearing, lalo't na sa ilalim pa ng state of public emergency ang bansa hanggang September 2022. Monica, kahapon isang special session ang isinagawa ng Cebu Provincial Board at isang ordinansa ang ipinasa ng PB kung saan sinasang-ayunan nito ang executive order ni Cebu Governor Garcia na may titulong an ordinance rationalizing the wearing of face mask within the province of Cebu. Ibig sabihin nito, hindi maaaring maaresto ang sinumang individual na hindi naka-face mask sa mga well-ventilated area. Kaya ngayon, Monica, hindi na mangangamba ang mga Cebuano na maaresto kung lalabas man ang bahay na walang suot na face mask. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi, live na nag-ulat mula sa Cebu City. Pinayuhan ni Justice Secretary Menardo Guevara ang mga lokal na opisyal na makipag-ugnayan sa Interagency Task Force kung may mga nais baguhin sa COVID-19 guidelines. Ayon kay Secretary Guevara, bagamat wala siyang nakikitang problema sa kagustuhan ng isang opisyal na baguhin ang mask mandate, dapat lamang na idaan ito sa tamang proseso. Pagtitiyak ng kalihim na nakahandang makinig ang IATF sa mga saloobin ng mga local government unit. Ang kailangan lang naman gawin dyan ni Governor Gwen or ng any local government official who feels na pwede nang mag-alis ng mask sa kanilang local government unit, no? Ay lumapit sa IATF, sabihin sa IATF na maybe it's time to modify yung existing rule natin. Dahil sa outdoor, dahil marami ng tao generally vaccinated with booster at na-control na natin ang spread ng coronavirus. So yung pandemic, more or less, parang medyo under control na. Upang maiwasan ang panibagong COVID-19 surge, inirekomenda ng Okta Research Group na huwag munang ituloy ang on-site work scheme sa ilang kumpanya at ipatupad muli ang work from home setup. Ngunit para sa isang business group, hindi dapat limitahan ang pagkilos ng publiko dahil luba ito makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. We don't want to restrict mobility because mobility is what gives us economic activity. And we just have to remain vigilant to ensure that the hospital capacity remains extremely low. Pinag-aaralan na ng ilang eksperto kung napapanahon na ulit na magpatupad ng mas striktong alert level. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa National Capital Region. Batay sa datos ng Okta Research Group, tumaas ang average cases sa NCR kada linggo. Mula 86 COVID-19 cases, tumaas ito sa 131 na mga kaso. Babala ng grupo, baka umabot sa 450 hanggang 500 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 bago matapos ang Hunyo. Upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso, inirekomenda ng Okta Research Group na huwag munang ituloy ang on-site work ng ilang kumpanya. Makakatulong aniya ang work from home setup na maprotektahan ng ating mga kababayan sa virus, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at pamasahe. Yung sa flexi-work schedule, I agree na siguro baka pwedeng i-hold off muna na yung pagbabalik ng mga tao sa work-from-home schedule. Ang nabalitan ko kasi sa June 15, marami mga work-from-home sa offices ay babalik na sa on-site work. Ngunit para kay Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion, hindi dapat pagbasihan ang bilang ng kaso upang pagdesisyonan kung tama na bang limitahan ang paggalaw ng publiko. Mas maigi anyang tingnan muna ang sitwasyon ng mga ospital kung napupuno ba ito o hindi. That is the way that the world is thinking. Hospital capacity, not infection levels. Maski tumasya ng 1,000, 2,000 cases a day. Pero ang
those who are getting sick are just staying home at medyo mild lang. And we have the antiviral pills, yung molnupiravir, yung Paxlovid, nandito na sa bansa natin. So that is helping. Sinabi ni Concepcion na mas mabuting ipagpatuloy ng pamahalaan ng pagbabakuna upang maiwasan na magkaroon ng malubhang kaso ng COVID-19. Dagdag pa nito, dapat mas pagtuunan ng pansin ang tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo na epekto ng Ukraine-Russia crisis. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ilang mga bus driver sa Bulacan ang binawasan ang oras ng pasok sa trabaho. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kasi dati, yung mababang diesel namin, kahit pa paano, araw-araw ako bumabiyahe. Tumaas ang diesel, kaya ang ginawa ng management namin, nagbawas. Binawasan ng Metrolink Bus Company ang bumabiyahe nitong bus araw-araw na biyaheng Balagtas Monumento. Ang dating 44 na chofer na pumapasok araw-araw, ngayon ay kalahati na lang. Ayon sa mga bus driver, naapektuhan ang kanilang bus company sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag umano sa kanila ng pamunuan ng Metrolink Bus Company. Ang hakbang ay upang hindi tuloy ang malugi ang kumpanya, nauunawaan naman umano ito ng mga driver ang kalagayan ng bus company. Kasi kahit pa paano, wala kami kinikita, pag-ikot lang ng ikot. Kaya nagbawas ang management namin ng unit. Kaya ang ginawa ng management namin, alternate na lang ang biyahe namin. Kahit pa paano, kumikita kami. Kesa po lalabas po lahat ng bus namin, wala naman po kinikita yung unit. Dahil sa pagbabawas sa pasok ng mga chofer, kalahati ng kanilang sweldo ang nawala. Dati, hindi bababa sa 3,600 ang kita nila sa isang linggo. Ngayon, swerte na kung kumita sila ng 1,800 sa tatlong araw na pasok. Yung 600 namin, yung arawan namin. Kasi pagka nakakuta na kami, additional. Halimbawa, 8,000, nakakuta kami. Meron kami additional 100. Pangamba ng mga driver, lalo silang malugmok sa hirap kapag nagtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya panawagan ng mga driver sa pamahalaan, aprobahan ang hiling na dagdag pasahe ng mga transport group. Para sana yung gasolina, yung diesel bababa. Kung hindi maibaba, kailangan dagdagan pamasahe. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaapila na rin ang isang grupo ng mga trucker sa kanilang mga kliyente para sa dagdag singil sa kanilang serbisyo. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, sobra na ang lugi nila musod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ang balita ni Asher Gradapan Jr. Very, very lugi talaga. We call it a partial personal sacrifice. Naalarma ang Confederation of Truckers Association of the Philippines para sa kanilang mga miyembro na labis na naapektuhan ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Una nang umapila ang grupo sa kanilang mga kliyente na pawang mga importer at exporter sa bansa ng 30% dagdag singil sa kanilang serbisyo. Ito ay matapos sa mga unang bugso ng oil price hike noong Enero. Ayon kay Sita President Maria Zapata, hindi lahat ng kanilang hiniling na rate ay naibigay noon ng kanilang mga kliyente. Ngunit muling nangangamba ang mga trucker pagkatapos ng sunod-sunod na namang big-time fuel price hike at nakaamba pa nilang dagdag presyo sa susunod na linggo. We were alarmed already by the situation na baka hindi na makaya ng trucker if ever hindi ka mag-request ulit ng panibagong rate increase or fuel adjustment rate on the current rate that we are enjoying. Ayon pa sa CTAP, wala namang magagawa ang kaukulang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Department of Trade and Industry, kaugnay sa naturang apila. Sa halip, nananawagan ng grupo ng mga truckers sa kanya-kanyang kliyente na pagbigyan sila sa dagdag singil para sa kapakanan hindi lang ng kanilang panig kundi ng buong industriya. This is not just a request. It is an appeal for you to understand the situation of your partner truckers. Dagdag pa ng CTAP, ilang kliyente na nila ang pinagbigyan na ang kanilang apila na dagdag singil sa mga trucker habang naunawa naman ng iba ang kanilang sitwasyon.
Bukas ay nakatakda namang magpulong ang CTAP kabilang na ang tatlo pang grupo ng mga trucker sa bansa upang pag-usapan ang mga sitwasyon na kanilang hinaharap at mga susunod na hakbang. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binuksan ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang rutang Manila to Davao. Karagdagang 52 modernong bus ang itinalaga sa naturang ruta mula sa dating 37 bus o bus units lang na bumabiyahe rito. Bawat bus ay may computerized system, mga komportabling upuan, CCTV at comfort room. Umaabot ng 3,680 pesos ang pamasahe sa naturang ruta. Tumatagal ang biyahe ng halos 3 araw o nasa 72 oras na biyahe kung saan dadaan ito sa mga pantalan ng Matnog, Sorsogon, Samar, Leyte at Surigao City. Para sa mga pasahero mula sa Metro Manila, maaaring makasakay sa naturang bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Napipilitan na rin magtaas ng presyo ang mga retailer ng gulay, karneng baboy, manok at isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila bunsod ng dagdag na gasto sa transportasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang ilang mga tindahan nangangambang malugi dahil sa kakaunti na lamang ang mamimili. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang tumaas pong mga gulay ngayon ay mga gulay bagyo. Kasi dati mababa, ngayon mataas po siya sa transportation, sa langis. Wala nang magawa ang mga tindera sa palengke sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga market vendor sa Balintawak, pangunahing nagtaas ng presyo ang mga gulay na hinahango mula sa Baguio City. Malayo kasing pinanggalingan eh, sa Bulacan. Tollgate, babayaran nila. Gasolina, mataas din. Tapos Baguio, ganun din. Ang Pechay Baguio na dating nasa 40 pesos per kilo, ngayon umaabot na ito sa 70 pesos per kilo. Ang string beans na dati ay nasa 60 pesos per kilo, ngayon ay aabot na sa 90 pesos hanggang 100 pesos ang bawat kilo. Habang 10 piso naman ang itinaas sa kada kilo ng sayote. Samantala, may ibang mga gulay naman ang nagbaba ng presyo dahil marami pa anilang supply at panahon ng anihan. Tulad na lang ng talong na naging 70 pesos ang per kilo mula sa dating 80 pesos per kilo. 40 pesos ang nabawas sa kada kilo ng okra na dating 100 piso kada kilo. Ang sitaw naman ay 30 pesos per kilo mula sa 40 pesos. Ang broccoli ay nabawasan ng 80 pesos ang per kilo na ngayon ay nasa 120 pesos na lamang ang per kilo. Ang ampalaya ay nasa 90 pesos kada kilo mula sa 150 pesos per kilo. Ang carrots nasa 60 pesos na lang bawat kilo mula sa dating 80 to 100 pesos kada kilo. Samantala, maging ang presyo ng manok ay tumataas na rin. Ang dating 180 pesos per kilo, umakyat na sa 200 piso kada kilo. Ay naku, sa ngayon talagang mataas ang presyo ng manok. Sobrang taas. Hirap nga kaming magbenta ngayon kasi minsan tatanong ang customer, sabi mo palang na 200, laalisan ka na. Minsan may kita ka, madalas lugi. Hindi ka naman pwedeng mag-stop kasi yung pwesto namin, kahit may tinda ka't wala, may bayad. Ang baboy naglalaro ngayon sa 320 to 360 pesos ang kada kilo, kung saan mas mataas na ito ng nasa 60 pesos sa nakalipas na mga buwan. Kasi tumaas daw yung gasolina, tsaka yung mga transportation, tumataas din. Ganun lang, hindi naman natin mapipigilan kung bakit sila nagtataas. Kaya nagtataas din kami ng presyo. Kailangan talaga sila kasi lugi naman po kami, may pinapasahod pa. Tapos na pambayad pa ng pwesto. Ang presyo naman ng bangus ay nadagdagan ng 10 piso kada kilo mula sa dating 180 pesos noong mga nakaraang linggo. Wala pa namang paggalaw sa presyo ng tilapia na 120 pesos per kilo at presyo ng galunggong na nananatili pa rin sa 200 pesos per kilo. Dahil sa taas ng presyo ng bilihin, kanya-kanyang diskarte ang ating mga kababayan para makatipid at pagkasyahin sa budget ang mga bibilhing pagkain. Yung mura lang po, yung talong, ganyan.
yung mga sitaw, yung mga yung kaya lang po sa budget. Ito lang po ang binibili ko. Kadalasa binibili namin sa ngayon, tumataas din yung kanang manok, isda, pero sa ngayon, medyo sa gulay muna kasi medyo kaya-kaya pa sa budget. Tapos, para makatipid, magluto lang ng tama, yung kailan natin ubusin para wala tayong masayang na pagkain kasi simple sa mahal ang mabilihin sa atin ngayon, mahirap din kita yung pera. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May nagkaalaman po, kailan ba mas mabuting uminom ng tubig? Bago kumain o pagkatapos kumain? Ayon po sa mga eksperto, may benepisyo ang pag-inom ng tubig bago man kumain o pagkatapos. Ayon po sa mga doktor at eksperto, kung gusto nating magbawas ng timbang, mas makakatulong ang pag-inom ng tubig bago kumain. Sa pamamagitan nito, mas madali tayong makakaramdam na busog na tayo kung iinom bago kumain. Pero mas ipinapayo ng mga eksperto na uminom ng tubig 30 minutes pagkatapos kumain. Bakit? Mas ma-absorb ng katawan ng nutrients kung iinom ng tubig pagkatapos daw pong kumain. Pero bakit kailangang huwag uminom agad at maghintay muna ng 30 minutes? Ang dahilan, maantala daw kasi ang panunaw ng ating bituka kung iinom tayo agad-agad ng tubig. Kaya pagkatapos natin kumain, mas makabubuti na maghintay muna ng 30 minuto. Kung iinom naman during meal, madidisrupt din ang digestive juices na tutunaw po sa ating kinakain. Paano yan? Hindi na ba pwedeng uminom? Ayon po sa mga eksperto, ang pag-inom ng kaunti ay hindi makakasagabal. Huwag lamang iinom ng isa o mga 2 baso ng tubig during meal. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 34:7 na nagsasabi, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. At sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, isang anak na may sakit at nakaasa sa wheelchair para makakilos ang humili ng sari-sari store para sa kanila ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan, ang laging sinasabi sa sarili, sa awa at tulong ng Diyos, laban lang! Nung nag-pandemic na walang din ako ng trabaho. Yung pinapasukan ko noon, hindi na rin siya nagbukas. Bisa na may extra din ako, naglilinis ng bahay. Ayun na lang kasi sa ngayon ang kaya ko, hindi ko na kaya maglabada. Dahil ang masakit sa akin ngayon, itong ganito ko. Mas madalas, dito lang ako sa bahay. Ayan, nag-aalaga nung isang apo ko na iniwan ng anak ko ding panganay na namatay na. Pagka wala, iniisip ko, kanino ko didiskarte, paano gagawin ko, walang kasasain mamaya, walang kakainin. Gumagawa din naman ako ng paraan kasi di ba aling hindi ako kumain eh. Mahirap yung mga batang hindi kumakain. Nangyayari yan talaga. Na walang wala talaga. Kaya lang, walang lang nakakaalam, raka na nga, hindi ko na kailangan ipagsabi pa sa ano. Mula pa yan nung pinanganak ko na siya ganyan na, kaya lang na raise namin yan, nakita namin na hindi siya, wala siyang kakayahang tumayo. 2 years old na siya, hindi yan natutong dumapa, hindi siya natutong umupong mag-isa. Nasa isip ko, itong PWD, mahirap akong sumuko,
mahirap kong iwanan. Kasi yung pagmamahal, di naman kailangan sabihin yan eh. Sa gawa na lang. Kahit hirap ako, lahat ng diskarte ginagawa ko para wag lang silang sumablay sa isang araw na pagkain. Ma, maano naman itinasaan ako? Saan magpagaling ka? Saan lagi kang malakas? Paano mo mag-alakas sa akin? Medyo mahirap, pero ako lang panggap mo rin. Lawal na tayo. Pagsusok ko, lawal lang sa buhay. Apo, lawal sa Diyos. Lawal lang tayo, lawal lang! Kasi mapagkalkal ng cellphone niya, lahat tinitignan. Eh yun naman cellphone niya, hindi naman ganong kaano. Katulad ng sinasabi, kahit wala ka may dumarating na hindi mo inaasahan. Ayun nga, na hindi mo ina-expect na may papadating pala katulad nyo. Kung sinirequest po nung anak ko, eh magkakandas, malaking tulong po. Tulong po. Sabi mo, nananay ko. Salamat po sa Diyos. Yun lang po ang tangi kong masasabi. Happy po ako. Hindi ko alam na yun. Naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.